Hello guys, welcome back to our HTML tutorial. So, in the last video, pinakita natin yung paggamit ng mga HTML tags. Kagaya nitong nakikita nyo ito, ito yung headings from H1 to H6. Kung makikita nyo, yung difference ng H1 to 6 is simula sa malaki, yung H1, at H6 yung pinakamaliit niya. Okay, then ginawa natin yung paragraphs also. Yung paragraph, pag gagawa kayo ng paragraph, ilalagay nyo lang sa loob ng tags na P. Okay, then ito naman yung mga hyperlinks. Hyperlinks means kung may gusto ko yung pindutin, or halimbawa gusto nyo yung direct pag-clinic ko is mapupunta doon sa YouTube, and ito naman yung isa ay mapupunta sa Facebook. So yung link niya na clickable siya, so ang gamit natin is ahref, then ito yung pinaka site na pupuntahan. So napakadali lang nung unang sa topics natin, ano? So ngayon naman ang topic natin is about HTML formatting. Ayan, HTML formatting. Pero may nakalimutan pa tayo dito sa isa. Ito yung mga HTML elements. So, nagawa na natin tong H1. Okay, makikita natin yung mga headings niyan. Okay, yung mga H1 to 6. Okay, then paragraph. So, nagawa na natin to. So, pag gagawa kayo ng paragraph, ilalagay nyo lang sa, paloob nyo lang sa tags na P. Okay? Pag image, ito yung hindi pa natin nagawa. Ito, nagawa na natin yung ahref or create a link. So, gustong sabihin, pag ginamit mo yung ahref, ito, itong code na to, is magkakaroon siya ng link. Gustong sabihin, clickable yung word na yon doon sa page mo. So, kagaya nito, pag clinic mo to, mapupunta yan doon sa YouTube channel. Okay? So, medyo mabagal lang yung internet natin. So, ngayon, balik tayo dito. Gawin naman natin tong image. Gustong sabihin, kung may picture kayo na gusto nyong ilagay dun sa webpage nyo, is pwede natin gamitin yung IMG tags. Okay? So, balik tayo dito sa code. Ilagay na lang natin dito. Ano? Idagdag natin dito. So, sa baba, so lalagay ka ng BR. BR, it means this is the next line. Okay? So, lagay natin dito. Is this is part 2. Lagay ko dito headings. Okay, gawa na lang tayo ng bago. Ano? File, new. Okay, save. Okay, lagay natin dito. Laki-lakihan ko yung font. So, HTML, then close nyo yung HTML. Yan. So, practicein nyo na yan para makuha nyo na yung pagpasunod-sunod. Next is head. So, close nyo na rin yung heading. Yung head niya. Okay? Sa loob ng head, mayroon tayong title. Okay? So, kailangan i-close din natin yung title. So, dito, as you can see, lahat siya small letters. So, this is the best practice, small letters. Okay, this is the part 2. Lagay natin dito is HTML elements and formatting. Formatting, mamaya itatakil natin. Okay? Yan. This is the title of the page. Then, lagay tayo dito is body. Yan. Lagay, close natin yung body dito. Yan. Lagay tayo dito is H1. Then, close natin yung H1. Lagay ko sa loob is
HTML formatting, HTML element and formatting tutorial. Tutorial page. Yan. Next, i-save na natin to. Save as. Lagay natin dito sa pinakaano ko. HTML tutorial. Lagay natin dito is yung part2.html. So, huwag yung kakalimutan tong .html pag nag-save kayo. Okay. Then, punta tayo dito sa HTML tutorial. Ito na yun. So, pwede mong i-open siya sa browser. Okay. So, ngayon, gagawa tayo ng gagawin natin tong image source na to. So, ang code niya para makagawa ka ng image source, kailangan may picture tayo. So, kukuha ako ng picture, ilalagay ko dito sa HTML tutorial. Copy ko tong picture ko, ilagay ko dito sa HTML tutorial. Yan. So, titingnan natin kung ano yung extension niya. Ano ang extension niya is lagay natin dito sa mail. Ah, ito. Ito yun, no? JPEG or JPG file. Okay. So, ngayon, paano ilagay natin yon? So, ilagay ko dito is img src is equal to yan. Yan. So, ilagay natin dito yung path niya, yung path kung saan nakalagay yung picture. So, kukunin natin ito yung path, then my pics, ano? So, lagay natin dito. So, double. Ganyan yan. Then, mypics.jpg. Yan. Okay, save natin. Try natin doon kung wala. Yan. As you can see, lumabas yung picture natin. So, lumabas yung picture natin na medyo malaki nga lang yung size. So, ngayon, pwede nating lagyan ng dito natin ng font. Ito, lagyan natin ng 18. Pwede natin itong lagyan ng width. So, lagyan natin dito ng width. Yan. Equals to 300px, for example. Save ko na, try ko kung okay. Ano? Ayan. Pwede tayo maglagay ng height is equal to 200px. Lagayin din natin dito is 200px. px, it means pixel. Okay? 200px. So, pag inanong mo yan, is ganyan yung picture niya. So, gustong sabihin, pag gusto nyo maglagay ng picture sa inyong page, ang code niya is ito lang. img source, then yung path kung saan nakalagay yung picture, then pwede nyo bago-baguhin yung height and width. Okay. Next is, as you can see here, okay na tayo dito, no? H1, okay na. Paragraph, okay na. img is okay na siya. Then, paragraph, okay naman. Ngayon, dito na tayo sa HTML formatting. Ayan. Medyo pagagandahin na natin yung mga sulat or mga content niya doon sa page mo. Okay. So, ngayon, gamitin natin yung bold. B. So, gusto kong sabihin, para magamit natin yan, pwede tayong maglagay dito ng lagay natin dito is BR para ano? Para next line. Lagay natin dito is B. Then, close mo yung B. Yan. Lagay natin dito is welcome to HTML Tagalog tutorial. Yan. Save natin.
natin. Refresh. Yan, ito na siya. Kung makikita nyo, naka-bold. Naka-maitim siya, di ba? So, gusto ko ibaba-baba pa ng konti ito. So, lalagyan nyo lang ng BR. Dalawang BR para magkaroon naman siya ng space sa baba. Yan. Okay. Ngayon, okay na tayo dito, no? Madali lang naman. Ilalagay mo lang yung B, ipukulong mo, magiging bold na siya. Mayroon din ditong strong. Yung strong naman, lagyan natin, tingnan natin kung anong pagkakaya paano. Strong. Then, siyempre, close natin yung strong. Basta lagi nating tatandaan na lagi may close yan. Lagyan natin dito. Then, save natin. Tingnan natin kung ano ang pagkakaiba ng bold at strong. Ayan. Lagyan natin dito, BR. Pagtapos ng welcome to HTML Tagalog, BR na siya. Para next line. Okay? Ito tayo dito. Ayan. Makikita nyo, halos wala naman siyang pagkakaiba. Yung strong tsaka bold, is halos walang pagkakaiba. Medyo may kunting pagkakaiba lang yan dyan sa mga letters. Okay? So, pwede nyo nang gamitin yung bold or strong. It's okay. No problem. Ngayon, next is dito. Meron tayong italic. Yan. So, ito, sigurado may pagkakaiba na to. Ilagay natin dito BR sa baba para magbaba siya. Ilagay natin dito letter I. I tags. Then, slash mo yung I. Close. Dito mo ilalagay yung yan, ganito. Para makita natin yung pagkakaiba-iba. Okay, save natin. Then, yan. Ito yung pagkakaiba nung italic. So, tumumba siya ng konti, no? Next is, ito naman EM. Yung EM naman, lagay tayo ng BR dito. Lagay natin dyan is EM. Yan. Slash din natin yung EM. Yan. Then, lagay natin dito. Yan. Fresh. Yun. Itong sabihin yung EM, halos, ay, dito nga ilagay yung EM, kung ano. Ito strong yan, strong. EM, okay. Yan. Yung EM, halos wala siyang pagkakaiba dun sa emphasize na sabihin. Emphasize yung text. Ito naman, try natin yung mark, kung anong sabihin nito. Try mo lang, ganito. Yan. Tapos, slash mo itong makatong. So, lagay natin ito. Para makita natin yung difference niya sa iba't ibang klase ng tags. Yan. May kulay siya, no? Yung mark, may kulay siya na yellow. Yan yung default niya. Okay? So, lagyan natin ng BR dito. Para magbaba yung after ng welcome to HTML Tagalog. Fresh. Ayan. Yan yung mga pagkakaiba. Next, mayroon ba tayo? Yung small. Yung small, pag nilagay mo dito, BR, tapos nilagay mo yung small, ayan. Lagay natin dito. Tingnan natin kung anong result niya. Okay.
small, yung maliit lang talaga siya, no? Maliit yung mga sulat niya. Okay? So, napakadali naman. So, mayroon tayong small, may delete text. Try natin yung delete text. Try natin tong delete text kung ano yung gustong sabihin nito. Siyempre, deleted siya. So, ano to? Del. Yan. Slash natin to. Try lang natin kung ano itong output dito. Punta ka dito. Then, yan. So, sabihin, yung deleted is may guhit na ganito. Okay? Ginuhitan niya. So, yun yung mga pagkakaiba ng mga HTML elements. Marami pa siya. Try natin itong sub. Sub. So, BR tayo dito. Para next line. Yan. Ito naman. Yung tag na yun, sub. Subscription. Mayroon tayong natawag na subscript tsaka superscript. Yeah. Try natin dito. Pare-pareho para makita nyo kung ano ang pagkaiba ng bawat tags. Yeah. So, ang nangyari, halos same lang nung ano, maliit na subscription, ito yung maliit. So, try natin yung isa. Superscript. BR. In-close mo yung so. Yan. Tingnan natin. Save. Control S. Then, refresh. May mali dito. Yung dalawa yung anong. So, ito, kahit may mali, hindi mag-i-error. Magdi-display pa rin yung data mo. Ayan. So, halos wala namang pagkakaiba, no? Okay na tayo dito, no? So, mayroon naman tayo dito ang style. Yan. Ito yung pinakamaganda dyan. Kasi nagagamit natin to pagdating sa mga designing sa web. Yan. Marunong kayong mag-design sa web page nyo. Imaginary nyo is matindi para maganda yung design ng web page. Ano? So, ngayon, try natin dito sa coding. Halimbawa, dito ito dito na tayo. Lagay ko dito BR. Lagay ko dyan H2. Okay, H2 ang gagamitin ko para mas maliit-liit. HTML formatting. Yan. Tingnan natin save. Kung anong output ito. Yan. HTML formatting. Yan. Okay na yan. Refresh mo lang to. HTML formatting. So, HTML formatting naman. Lagay ko dito is JP. Lagay ko dito is B. JP. CSR. B. Anong mangyayari dito sa JP CSR? Ang mangyayari dito is magiging bold yung JP
CSR. So, gusto ko kulayan to ng kulay green. So, dito, sa B, pwede kang dito mo na ilalagay yung mga styling mo. So, gagamit ka dito ng style na ganito, style attribute. Lagay mo dito style is equal to, lagay mo dyan, font color o for color, for example, green. Yan, try natin. Control S. Then, wala. For, mali ito, for color. Pwede nga, style color. Color lang, okay? Green. Wala pang nangyari na. Kasi itong may maliin dito. Ah. Pwede ganito dito sa ano. Yan, naging green na siya. So, mga case sensitive din yung mga gamit dito. No? Dapat alam nyo yung syntax dito. So, marami naman kikita sa internet kung paano yung mga formatting niya. So, mayroon na tayong color. Lagayan din natin ng size. Okay, ang size niya is, for example, 20px. Excel. So, ito, pag niran mo to, lalaki yung sizes, color green, yung size niya hindi ganito. Green, ito green. Ayan. Size is 20. May color siya. Yung size niya is hindi niya binabasa. Ay. Okay. Pwede ba ito? Size is... Kailangan hindi natin makalimutan yung mga... Ano, ganyan. Color. Color blue. Yan. Pabayan nito. Color green. Tapos mayroon din size, font size, hindi size, okay, font size, yan, is equal to 20px, malaki yan, di ba, lumaki siya. So, ito yung mga style, so mayroong color, mayroong font. Sa font naman, font size, ito na yung font size. Okay, then meron din naman tayong mas marami pang iba, ano? So ito, yan. Save mo lang yan. So mayroon ka ng formatting. Although marami pang formatting, pero sa internet na lang. Makikita naman sa internet. Okay? So, for now, for today's tutorial, ito lang muna. So, natutunan natin dito is paano maglagay ng image, paano gamitin yung mga HTML elements, and then, ito naman yung mga formatting. So, pagkukulay, pagsasize, okay? Kung makikita mo may size dito. Color, size, gano'n. Save natin. That's it.
thank you for your subscribe.